Isa ka ba sa mga taong resistant sa mga pagbabago? Gustong manatili na lang sa iyong comfort zone para iwas problema. Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes sa unang linggo ng Kwaresma, dakilain ng Diyos nating mapagmahal na nag-aanyaya sa ating magmahal lalo na sa mga kapatid nating maralita, baliwala at naliligaw ng landas. Dahil anuman ang ginawa natin sa kanila, ginawa natin sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagam, "Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono, dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa, at parang isang pastol na inihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing, gayon din niya paghihiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, 'Ali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig, sapagkat nagugutom ako at inyong pinakain, nauuhaw ako at inyong pinainom, naging dayuhan ako at pinatuloyin niyo ako. Nang ako'y hubad, dinamitan ninyo ako. Nang may sakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako.' At itatanong sa kanya ng mabubuti, 'Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy, at walang suot at dinamitan? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan?' Sasagutin sila ng hari, 'Talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa.' Pagkatapos, ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, 'Mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko, papunta sa apoy na walang katapusan, na inihanda para sa Diablo at sa mga anghel nito. Sabagkat nagutom ako at di ninyo ko binigyan ng makakain, nauhaw at di ninyo ko pinainom, naging dayuhan ako at di ninyo pinatuloy, may sakit at nasa bilangguan at di ninyo binisita.' At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa. Ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Isa siguro sa mga mahirap gawin ang mag-adjust sa mga pagbabago. Sa mabuting balita ngayon, tila mayroong binago si Jesus sa mga utos ng Diyos. Bukod sa pagsunod sa kautusan, nililinaw ni Jesus na hindi sapat ang mga ito kung walang pagmamahal na makikita sa gawa. Ipinapahiwatig nito na si Jesus ang bagong Moises na nagbibigay ng bagong utos, ang batas ng pag-ibig na higit sa lahat. Ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng Panginoong Jesus na paging dapatin ang ating mga sarili para sa kaharian ng Diyos. Paano? Pakainin ng mga nagugutom, alagaan ng mga may sakit, damitan ng mga hubad, bisitahin ng mga nasa bilangguan, at iba pang gawain ng pag-ibig alang-alang sa kabutihan ng ating kapwa at sa kapurihan ng Diyos. Hilingin natin sa Diyos ang biyayang makatugon sa panawagang ito. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat.
Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pagdarasal, pag-aayuno at pagkakawang gaway gawing panuntunan ng paglalakbay natin ngayong panahon ng Kwaresma'y maging mabunga at makabuluhan.